Hello guys, good morning to everyone. Welcome to Sir Mio's Garden. Sir Mio Vlogs is here. Please do like, share, and subscribe. Hello guys, good afternoon again. Welcome to my mini paradise, my mini garden in Gomez Street, Pamplona 1, Las Piñas City. This is Sir Mio Vlogs. Welcome to Sir Mio's Garden. And for today's vlog guys, is I will be featuring this popular in-demand houseplant, lock-in feng shui houseplants next year, 2023. This is called the Green Island Ficus, or popularly known as the Ficus microcarpa. Napakaganda ng kanyang pinaka foliage guys. This is already 7 years old. So hindi po ako nagpapawala ng ganitong halaman. One of the varieties of rubber tree. And other name for this plant is Ficus nana. So observe na ang kanyang pinaka foliage guys is para po siyang mga maliliit na coins, kulay green, berde, na bilog-bilog. So kapag may green at ang pinaka shape ng ating pinaka halaman is bilog or round or circle, that represents money. So that symbolizes and represents abundance, prosperity, wealth, and of course, riches in life. Huwag po kayo magpawala ng ganitong halaman guys. Maghanap na po kayo neto next year kasi based on what I read in research, talagang ang halaman na to, aside from filtering and purifying the air at home, ito pong halaman na to ay magsisilbing attraction. Money magnet plant po ang Green Island Ficus nana. So nilagay ko po siya sa east portion ng aming bahay, especially southeast portion, because that represents also yung pinaka powerful, pinaka maswerte, masagana at makapangyarihang chi. So nilagay ko siya, and to my surprise guys, simula nang nag-alaga ako, by the way, this is best propagated by means of stem cutting guys. So what will we do here guys is, of course, pipili po tayo ng branch na old or mature, and be sure ng measurement ng ating pinaka Green Island Ficus nana for the stem is 3 to 5 inches. Then tatanggalin po natin ang ibang mga dahon, is magtitira lamang po tayo ng 5 or 7 dahon. And yung pinaka, kasi guys naglalabas po ito ng toxic na fluid, yung white fluid called dagta or sap. So kapag nalagyan po ang ating kamay is magkakaroon po tayo ng skin irritation. So be extra careful and cautious not to place or put that sap or dagta sa ating balat po. So kapag, para po mabilis na maghilom ang sugat ng ating pinaka dulo ng tangkay, is lalagyan po natin siya ng cinnamon powder. Based on my experience, cinnamon powder is one of the mediums para po mabilis na gumaling ang sugat ng ating pinaka Green Island Ficus na rubber plant. Then also based on what I read in research, kapag na propagate na po natin siya, wag po natin kaagad siyang didiligan. Instead, we are spraying the top soil of our plant with water. Make use of the bottle spray container. Wag naman pong overwatering guys, kasi kapag na-overwater po ang pinakahalaman natin, magkakaroon po ng root rotting, and worst scenario is pwede pong mamatay ang ating pinakahalaman and our propagation will not turn out to be successful. Then ilalagay po natin ang ating stem cut na propagated na Green Island Ficus nana in cool shaded portion ng ating bahay. Select a portion wherein it gets indirect filtered sunlight. Then close monitoring po natin siya for about 1 week.
Then kapag tuyo na po yung pinakadahon or pinakalupa ng ating halaman, guys, that's the best time for us to do the direct watering. Napakaganda, guys. So talagang malalaman mo na namumulaklak. Kasi guys, alam ko hindi siya namumulaklak. Nagkakaroon lamang po siya ng mga bunga. Yung bunga na yon is maliliit na color red to orange pong pinaka berries niya. So kapag namunga daw po ang pinaka halaman niyo na Green Island Ficus Nana, you are even luckier, wealthier, more abundant and prosperous. Nagkakaroon siya ng fruits once in a blue moon, guys. So napakaswerte nyo kapag nakita nyo na alagaan nyo maigi ang inyong halaman na ganito. Proven and tested, guys, kasi simula na nagkaroon ito ng bunga, guys, sunod-sunod na mga blessing ang dumating sa aming buhay. Kasama rin po or isa rin po ito sa mga halaman na nakapagbigay sa akin ng magandang opportunity, good luck, good fortune, kasi po na-monetize din po yung channel ko na Sister Mayu Vlogs. Huwag na huwag kayo magpapawala, guys. Okay, napakaganda talaga. Aside from air filtering siya, guys, and purifying, tinatanggal niya lahat ng mga chemicals na hindi kaaya-aya. This also eliminates, absorb those negative thoughts, energies, vibrations, negative elements at home, particularly those conflicts, arguments, and sharp angle and bad chi. So if you want to know where is the best position and location where you can place and put this Green Island Ficus Nana, you may search in the internet. Kindly type in for the title, best position and location for rubber plant. Napakaganda, guys. Promise. Ayun siya. Then guys, ito po is gustong-gusto ng ganitong halaman ang fast draining soil potting mix. We are advised to make use of soil, garden soil that is fast draining and absorbing. Combination ng pumice, rhizol, loam soil, vermicast, and coco peat. I hope you're learning a lot, guys. So Sir Mayu Vlogs is now preparing for next year, especially what plants will be trending, will be lucky, considered feng shui, and the one that is money magnet. Alam nyo ba, guys, hindi po nawawala sa list ang rubber plants sa isa sa mga pinakamaswerte, pinakamasagana, at pinakamakapangyarihang halaman, guys. Proven and tested by feng shui experts na ito talaga ang magsisilbing daan para po ma-achieve natin ang ating mga intentions sa buhay. Disclaimer lamang, guys, lahat po ng mga halaman po ay pawang mga gabay lamang po. If you want to achieve something, we'll really work hard for it. Sasamahan po natin ng sipag at syaga. Kung may gusto po tayo, sipag at syaga lamang po. Gagawa po tayo ng paraan para po makuha po lahat ng ating mga pangarap, pagsisikap sa buhay, guys. Wala pong bagay ang madali. Lahat po is pinaghihirapan. Dugot, pawis, puyat, sakripisyo ang kailangan natin, guys. Mas sulit po ang ating paghihirap kapag binunuan po natin ng dugo, pawis, puyat at pagsisikap ang bawat ginagawa po natin. Of course, we'll have to love what we do. Ang pagmamahal sa ating ginagawa ang isa sa mga bagay na makakatulong para pumachieve natin ang ating mga pangarap sa buhay. Alam kong mahirap, guys, pero kailangan natin gawin iyon para po sa kapakanan ng ating pamilya at ng ating sarili. Napakaganda, promise, guys. Ito, guys, is balak ko siyang gawing bonsai. Pero maybe I'm trying to find a best effort time for me to do it. Kasi hindi pa po ako marunong mag-bonsai ng mga halaman. Kasi based on what I read and research din, guys, ang ganitong halaman is pwede pong gawing bonsai. Lahat po ng rubber tree is pwede pong gawing bonsai. Depende po sa inyo. Short update lamang po, guys. Salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta. So by the way, guys, this is the mother plant. Then dun po sa pinaka gilid, so ito po yung pinaka mother plant, guys. So
Doon sa pinakagilid, guys, ito na po yung baby. Ayan. Ang dami na rin po niyang usbong. So, tinabi ko po siya dito sa aking green emerald na philodendron. So, ito siya, guys. So, ang dami niya talagang mga usbong. Nagulat na lamang ako, guys, kasi hindi siya nawawalan ng dahon. Kumbaga, patuloy siyang nagkakaroon ng dahon at mga suloy or sulay. So, focus natin, guys. So, what I do really love about this plant is that they're easy to care for. Ayan. Wow. Very stunning, guys, right? Ito po. So, if you want to have this plant next year, guys, kindly check online or you may go to your near garden shop for you to ask this type of plant. So, this is best placed in the center table of your house. You can also place this in your business area for you to attract more customers, services, and financial stability. Ito, guys, meron din po akong nilagay na ito sa aking sala, guys, especially in the east portion. Thank you so much, guys. Until next time, enjoy the rest of your day.